fairness? Mag-Olay Natural White. Available na sa 10 peso sachet. Sa unang hirap, bisyong totoo ang naglalang hirap. Oh, saya, saya. Sa unang hirap. Good morning mga kapuso. Sa mga kabubukas lang ng telebisyon dyan at nagtatanong, may pasok ba? Ayan naman kayo ha. Ayon po sa pag-asa, wala naman nakataas sa storm signal sa anumang bahagi ng bansa ngayon. Kaya ibig sabihin yan, may pasok po ang lahat ng estudyante. At uulitin po namin, may pasok. May pasok po ang lahat ng estudyante ngayon. Kinjoy ako, umalis na kayo. malapit na ang inyong national anthem, ha? Diba? Narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating tapirit, may pasok. Nagbisto ng pundagat ang mga kalye malapit sa ilog ng San Mateo noong kasagsagan ng Bagyo Ondoy. Ito po noong taong 2009. At dahil biglaan ang pagtaas ng tubig, hindi nakapaghanda ang mga residente at marami ang naperwisyo. Yan ang gusto maiwasan ng lokal na pamahalaan, kaya naglagay na sila ng 12 CCTV sa mga pahunay lansangan na binaha noong 2009. Ang dalawa rito, bukod sa pagmumonitor sa kalye, may kakayahang pumihit para tumutok sa ilog. 300 meters ang layo na kaya mahagip ng kamera, kaya may nakatutok na tao sa control. Sa boundary ng Marikina at San Mateo, nakatanim ang isa pang CCTV. Nakatulong na ito sa ilang kaso ng krimen at sa mga aksidente para makapagdala ng rescue team. Kaya po sa panahon ng bagyo, nakakapaghanda na raw ng mas maaga ang mga rescue team. At kapag tumaas ang tubig sa ilog at umabot na sa critical level na 19 hanggang 20 meters, patutunogin na po yung sirena na nakalagay sa lahat ng opisina ng barangay dyan po sa San Mateo. Dahil may sirena sa boundary, pati yung mga taga Marikina ay maaabisuhan. Mahigit 30 CCTV ang balak ng munisipyo ikabit sa peligrosong lugar. Apat dito sa ilog, magmo-monitor po dyan at nagpundar din sila ng generator para gumana pa rin ang CCTV kahit mawala ng kuryente at balak pa nilang magkabit din ng solar panel. Samantala, wala raw dapat ipangamba mga taga Marikina dahil malayo pa sa critical level ang tubig sa ilog. Pero sa kabila nito, todo bantay pa rin ng mga otoridad. At naroon po ngayon si Jay Sabale. O Jay, kamusta dyan? Igan, sa mga oras ito, okay naman at patuloy yung pagmamonitor na ginagawa ng otoridad dito sa water level ng Marikina River. At yan ay kahit pabugso-bugso lamang ang pag-ulan sa Metro Manila. Halos nasa 12 meters pa lang ang taas ng tubig sa Marikina River na sa ngayon ay malayo daw sa critical level na 15 to 17 meters. Pero patuloy pa rin daw ang monitoring ng Marikina Rescue at Parks Development Office. Naka-standby lahat ng departamento ng lokal na pamahalaan. Nakahanda rin ng rubber boats, rescue tender o malaking truck, water search and rescue van na may dala ng mga equipment. No reason to panic daw, sabi ng otoridad, dahil sobrang baba pa ng water level sa ngayon. At yan ang latest mula dito sa Marikina. Igan? Ha? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, bahagya namang nabawasan ang epekto ng bagyong Dindo sa probinsya ng Isabela, kung saan itinaas po ang storm signal number 2 kahapon. Pag-ambon na lamang ang nararanasan sa buong probinsya. Naibsan din po ang pag-alala ng mga residente dahil nasa normal na level na rin ang Magat Dam. Pero patuloy ang pagpapairal ni Governor Faustino D. III ng liquor ban sa buong lalawigan hanggang ngayong araw bilang preemptive measure sa kalamidad. Kadalasan daw kasing ang mga na itatalang casualties tuwing may kalamidad dahil sa pagkalunod ng ilang residente na nasa impluensya ng alak. At naka-red alert din ang mga otoridad sa Baguio City sa epekto ng sama ng panahon. Bagamat nadadaanan pa rin sa ngayon ang Cannon Road, nakalerto pa rin ang DTWH na nagsasagawa ng clearing operation sa lugar. Nakiusap naman ang Office of Civil Defense sa naturang rehiyon na dumaan na lamang sa ibang ruta ang mga motorista para makasiguro. Sa Palayan City, nabaisihan naman isang magsasakang sumilong sa puno ng mangga ang patay matapos naman ang kidlat sa kasagsagan ng ulan. Nabalatan at nakaguhit pa sa malaking puno ng mangga ang matinding tama ng kidlat na pumatay sa 56 na taong gulang na si Danilo Del Rosario. At sa lakas ng kidlat, nawasak ang suot na sombrero at nasunog po ang ilang parte ng katawan ng biktima. At mamaya naman ho sa Talakayan with Igan, bubisisiin natin ang ginagawang paghahanda ng iba't ibang organisasyon para sa kalamidad. Maaari din po kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong opinion at tanong sa Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit.
o sa pamamagitan naman ng aming Twitter account. Hanapin lamang po ang @unanghirit. Huwag kong kalimutang isama sa inyong tweet ang aming hashtag. Alamin natin latest. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Okay, ito po yung latest sa bagyong Dindo. Una, may pasok po tayo, ha? At wala naman po sa GMA Weather, iyati na ating resident meteorologist na si Mataniel Cruz Bangtani. Good morning po sa ating dalawa. Pagkasama kami kagabi. Good morning muli sa ating mga kapuso at sa iyo, Igan. Good morning. Palabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Dindo. At sa datos na nakalap ng Weather Central, mamayang alas 8 ng gabi, ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, papunta na nga ng Southern China. Ayon sa pinakahuling ulat sa PAGASA, namataan ito sa layong 215 kilometers dyan po sa may kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City. Nagtataglay pa rin ito ng lakas na 75 kilometers per hour near the center at bugsong aabot sa 90 kilometro kada oras. Patuloy nga itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Sanhi po ng paglayunan itong bagyong si Dindo, wala nang pong nakataas na public storm warning signal sa alinmang panig ng ating bansa. Pero habang patuloy na kumikilos sa ganito direksyon ang bagyong Dindo, lalo naman itong hinahatak at pinag-iigting ang hanging habagat. Kitang-kita po yan dito sa direksyon ng araw dito sa mapang ito, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin natin ang pabugsubugsong pagulan, lalo na sa bahaging kanluran ng ating bansa dito po sa Luzonian hanggang dito sa may Kabisayaan, pati na rin dito sa Metro Manila gaya ng naranasan natin kaninang umaga. So yung pong mga kulay berde at kulay pula, yan po yung mga ulan na mararanasan natin. Malakas na ulan po yan, ano po? Lalong-lalo na dito sa may Visayas hanggang dito sa may bahagi ng Mindanao simula pa po yan kahapon na nagdulot na ng ilang pagbaha roon. Hanging habagat pa rin po ang may dala ng mga pag-uulan na yan at inaasahan na magpapatuloy ito ngayong araw. Abiso pa rin po sa mga maagang maglalayag, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Iwasan pong pumalaot hanggat maaari dahil inaasahan pa rin natin ang mataas na alon sa mga karagatan. Katulad ng ating nakikita ngayon, aabot po yan ng mahigit 3 metro ang taas ng alon. Samantala, isa pang sama ng panahon ang tinataya ngayong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Igan, may kalayuan pa yung low pressure area dito sa ating tinitingnan. Nasa Dagat Pasifiko pa yan, malayo sa bansa. Pero sakaling pumasok yan, ito ay isa, inaasahan natin magiging isa ng ganap na bagyo. Kaya naman sa ating weekend weather, or 5-day outlook, inaasahang magpapatuloy pa sa mga susunod na araw ang masamang lagay ng panahon, particular dito sa Metro Manila. Kaya po doon sa mga may balak mamasyal, huwag pong kalimutang bitbitin ang inyong mga panangga sa ulan. Ano man ang panahon, magplano o magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Bangtani. Sa ibang balita, Rhea. Sa mga nagnanais po na magbawas ng timbang, mag-ingat po sa inyong mga binibiling pampapayat. Sa Davao City, samot-saring unregistered slimming products ang nakumpiska ng Food and Drug Administration sa ilang tindahan doon. Bukod sa hindi rehistrado, nakitaan ang mga produkto ng amphetamine na isang sangkap rin sa paggawa ng shabu. Kabilang sa epekto ng chemical na ito, ang kawalan ng ganang kumain at hirap sa pagtulog. Babala ng FDA, maging maingat sa pagbili ng mga produkto at siguraduhin rehistrado ang mga ito. Kasong paglabag sa Republic Act 9711 of Food and Drug Administration Act of 2009 ang isasampalaban sa mga nagbebenta.